Maulap na langit ang nararanasan sa Tabaco, Albay ngayong umaga dahil sa paglayo ng bagyong Butchoy. Pero kahit wala na masyadong ulan, bawal pa rin maglayag ang maliliit na bangka doon dahil sa matataas na alon. Mula sa Tabaco, Albay, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Marisa, nanatili nga makulimlim ang panahon dito sa Tabaco, Albay, kahit na malayo na ang bagyong Butchoy. Ang bahagyang pagbuti ng panahon na ito, sinamantala naman ng Region 5 OCD para tumulak papuntang Catanduanes para tugunan naman ang cholera outbreak doon. Magkapal na ulap ang bumabalot ngayon sa Bulkang Mayot. Ang haring araw hindi makasilip. Malakas na hangin naman ang nararanasan. Pero mga mag-anak, hindi pinalampas sa pagkakataong ipagdiwang ang araw ng mga ama. Pasalamat ako kasi dinatuloy yung bagyo. Tsaka linggo naman kasi ngayon eh, kaya pinasyal ko muna to, pinasyal ko itong ano ko. Nagsisimba po, tas birthday niya, tayo nagpapasalamat din na hindi na dito nakalampas dito sa Bicol yung bagyo. Tuloy-tuloy naman ang biyahe dito sa Tabaco Port. Pero paglilinaw ng RDRMC, may umiiral pa rin gale warning laban sa malalakas na hangin at matataas na alon. Ang mga maliliit na bangka, hindi pa rin maaaring pumalaot. Pero dito sa Tabaco, may go signal na mga bangkero na maghatid ng mga pasahero sa malalapit lang na isla. Dahil sa pag-uulan naman sa Catanduanes, tumulak papunta doon ang isang team ng Office of Civil Defense Region 5 para tumulong laban sa pagkalat pa ng sakit na kolera. Bit-bit nila ang mga drum at talagyan ang malinis na tubig na ipamimigay sa mga residente. Mula Enero hanggang Mayo kasi, umabot sa 3,000 kaso ng diarrhea sa Catanduanes. 18 ang namatay, 8 dito positibo sa cholera virus. Nagdeklara na rin ang state of calamity sa Verac kung saan may pinakamaraming kaso. But waterborne yung ano, yung source ng contamination, yung source ng yung pinanggalingan ng diarrhea. Pag tumaas o dumami ang tubig, baka makontaminate lalo yung mga iba pang sources. Marisa, nga ngayon ng Region 5 OCD na malaman ang kondisyon ng mga residente sa 4 na bayan na na-identify nila na meron niyang mga kaso ng diarrhea. At umaasa naman sila na matapos nga itong mga pag-uulan sa Catanduanes ay hindi naman na-contaminate itong iba pang water sources doon. At yan ang pinakasariwang balita mula dito sa Tabaco, Albay. Maris? At Sam, dahil nga sa water contamination ang nagiging dahilan o sanhin itong pagkalat ng cholera, ano ba ang ginagawa ngayon ng local government, pati yung OCD, anong assistance ang binibigay nila? Meron bang pagsusupply ng tubig para dun sa mga areas na yon? Marisa, itong nakita natin na dadalhin doon ng mga drum at mga containers ng tubig ay reinforcement na lamang daw doon sa mga naipadala nila this week bago nga nagkaroon ng bagyong Butchoy, no? At this afternoon, itong mga katuwang naman nila sa DOH ay magdadala ng isang water filtration system para kahit papaano ay makatulong din doon. Ang reports from Catanduanes ay meron na ring pamimigay at pagrarasyon ng malinis na tubig doon sa 4 na bayan na na-identify nilang maraming kaso ng diarrhea. Maris? Maraming salamat, Salima Refran.